May tanong si Diane Mancera. Attorney, yung may mga planong i-overthrow, wow, English, ang present barangay leaders katulad ng barangay captain, etc., yun din po ba ay rebellion? Yung pag-overthrow, depende, ano? Pag, ang barangay captain ang nag-overthrow? Ipatalsikin po yung barangay captain. Iba yung pagpatalsikin ang barangay captain. That's part of our democracy. May tinatawag tayong petition to recall. As, nakalagay po sa ating local government code yung petition to recall. May certain period lang na pwedeng patalsikin ang barangay captain, patalsikin ang mga municipal officials based on loss of trust and confidence. Hindi yan matatawag na rebellion. That's part of our legal system under the local government code na pwedeng pa i-overthrow, patanggalin, ipalitan ang isang barangay officials, municipal officials, but within certain period. Ang tawag doon, recall. But ang basis nila, loss of trust and confidence. Kasi ang isang government officials, they're holding government function because based on public trust. So hindi naman yan ibig sabihin kung mayor ka, you own the city hall, or if you're the governor, you own the capital. You are nandun ka sa isang sa Kapitolyo if you are the governor, nandun ka sa Kongreso if you are the congressman kasi pinagkatiwalaan ka ng taong bayan. Kasi government positions is based on public trust. Yun ang ibig sabihin doon. Pero Kuya Mark, for example, ako isang utility worker ng gobyerno. Am I still liable sa kudeta? Yun ang magandang question. Kasi what do you mean by utility worker? For example, utility, you are part of the government. May sahod ka, may salary grade 9, salary grade 7. Ganun ka. But ang trabaho mo, tagalinis ng mga mesa ni mayor, tagalinis ng mesa ni director, tagalinis ng mesa ni congressman, but kasama ka na guluhin ang ating gobyerno. Can you be liable of kudeta? Yes. Bakit? Very clear ang sinabi ng ating revised penal code. Sino ang maging principal offender ng kudeta? Number one, member of the military force. Second, member of the police force. Third, any other person holding government function or public employment. Kasi public employment, kasama doon kahit mababa ang rango mo, but you're part to destabilize the government. Kahit mababa ang rango mo sa gobyerno, you are just a public utility, but public employment ang tawag doon. So pag public employment, pag nanggulo ka sa gobyerno, you can be liable of kudeta. Alright, may tanong si Bright Naria. Paano po kung may hostage sa kudeta? May dagdag po bang kaso yun, Kuya Mark? Iba yun sa, di ba, ang tinatawag na kudeta. Don't forget, kudeta, iba yun sa tinatawag na rebellion. In rebellion, kailangan may violence, may threat, may force. In kudeta, hindi kailangan na may violence. Part lang yan, pwede may violence, pwedeng pananakot lang or strategy or stealth lang, parang sa Bisaya pa hulga lang, ganun. Yun ang tinatawag na kudeta. May pagbabanta, ganun. Pagbabanta, ganun lang yan. Lang. So in this case, iba yung rebellion o iba yung tinatawag na ang sabi niya, yung pag-hostage, ibang kaso yung hostage. Pwedeng madimanda siya ng kidnapping, pwede siya madimanda ng illegal detention, but iba yon sa tinatawag na kudeta. Kasi ang kudeta, the purpose of kudeta is to destabilize the government. Iba naman yung hostage, ang purpose doon is to deprive the liberty of a person. You said, deprive the liberty, ikulong sa kwarto, ilock ang kwarto, hindi makalabas, deprivation of liberty. Yun, kidnapping, illegal possession. Last time, we talked about arbitrary detention. Iba yun sa illegal detention. Ang arbitrary detention, ang the one who can be liable of that, yung mga government officials na may right to arrest or to detain a person. Arbitrary detention. Ang illegal detention, yung government officials na walang right na ganun, na to arrest a person or any private person, tapos kinulong yung isang tao, illegal detention yan. Iba yung illegal detention, iba yung tinatawag na kudeta. Kasi ang kudeta is to destabilize the existing duly constituted government. Si Benson Roldan may tanong, ano po ang pagkakaiba ng rebellion sa mutiny? Example po yung kaso ni Trillanes. Yung kay Trillanes. I don't know talaga kung ano yung exact kaso ni Trillanes. Normally, itong rebellion to overthrow the government. Ang mutiny,
parang mas mababa sa rebellion yan kasi parang kudita din yan na ang purpose is to destabilize the government. Kasi iba yung rebellion. Kasi ang rebellion talaga, gagawa ka ng sariling gobyerno. Hindi matatawag na rebellion yung mutiny. I don't know kung depende sa kaso niya kasi I believe na pardon na yata siya or na-dismiss yung kaso niya or na may tinatawag na amnesty yata yung binigay sa kanya. But iba yung rebellion. Kasi ang rebellion, ang purpose talaga ng rebellion is to overthrow the existing government. Si Daisy Siete, ating suki, Kuya Mark, attorney, kung ang pagbibigay po ng false accusation against sa isang kumpanya, matatawag po ba ito na rebellion? Iba yung false accusation. Kasi false accusation, depende. Like for example, yung kaso, I think yung pending ngayon na kaso, yung dalawang babae na bumaliktad. Iba yun. Kasi kung gumagawa ka ng false accusation, tapos under oath, perjury yan. Iba yung perjury sa gumagawa pag nagsisinungaling ka lang. Kasi ang perjury, gumagawa ka talaga ng affidavit, tapos naka-notarize yung affidavit na yan, tapos nagsisinungaling ka pala, perjury ang tawag doon. 10 years imprisonment yan. Iba yung sa rebellion. Kasi ang rebellion, ang purpose ng rebellion is to overthrow the existing government. Kuya Mark, siguro diin na natin, Ms. Lala, no? Yung mga tanong natin na natitira sa ating paksa ngayong araw.